Ne, si Rain, ano yan? Grabe yan mag ano? Grabe yan mag... Ano ba? Grabe yan mag... Sige, kaya mo yan. Ginusto mo yan. Grabe magbasa. Grabe magbasa yan. Actually, ano yan eh? Achiever talaga yan si Rain eh. Nung nag-aaral ka ba, studios ka? Studios ka nung nag-aaral ka? Hindi ako natanggal sa special class. Yun! Tapos sumula hindi lang elementary. Basta simula nag-aaral ako, lagi ako nasa honor room. Hindi, eto ha, seryoso talaga to ha. Si Rain kasi nung usually nagkakaroon kami ng parang meeting na nagkakaroon ng parang meeting about sa again na. Nagkakaroon kami ng meeting about sa caster. So for example, magdi-discuss about ito yung teams na kailangan nating i-research, blah blah ganyan. So pagdating dun sa mga ganong time, may notebook na yan, tapos nakasulat na dun yung mga, sa tingin niya, mga masasabi niya dun sa team. Eh, syempre, yung mga kasama niya, puro lalaki, di ba? Alam niyo naman, kahit sa klase, ang mga lalaki, walang sinusulat sa notebook, kung nangungope lang sa mga babae. So, eto, game na pala tayo. So, yan si Rain, usually, lagi yan may mga pre-research going into a game. And, ang pre-research mo dito sa teams na to, ano? Yung sa akin, hindi muna, eto, aminin ko, di ako nag-research dito kasi yung nangyayari kasi ngayon sa majors, wala pa eh. Wow, so kung mag-i-input ako ng previews, hindi valid yung data. Hindi siya magiging valid, lalo na kung nagpalit sila ng mga players. Ang pinakakukuha na ko talaga ng data, eto na eh. Yung, siguro ang pwede ko lang sabihin dito, yung Lotac, nanggaling sila sa open qualifiers, maganda yung pinakita nilang laro, na dapat pakita rin nila ngayon, lalo na TNC yung kalaban nila. Yun! Ganun po sumagot sa teacher pag wala kang assignment. Ganun ang tama. Kunyari, sabihin ng teacher mo, Ma'am, Sir, ikaw, Mr. ano, Mr. Goldteb XXX, bakit wala kang assignment? Actually, Ma'am, kasi po, yung nabasa ko pong assignment dyan, ano, bali, wala pa pong valid na data. Ganun. Yun ang sabihin mo sa teacher mo, Ma'am, wala pa pong valid na data. Yan. Ganun ang mga magagandang mga sagutan. Pero ito, seryoso, valid yung argument niya. So, ibig sabihin, hindi lahat ng teacher tama. Pag tinanong ka ng teacher mo, ba't wala kang assignment? Pwede mong sabihin yun, Ma'am, kasi yung binasa ko ng historical ano natin, walang valid na data dun kasi ngayon pa lang po magaganap yung mga bagay. Eh. Di ba? Hindi naman kailangan lagi may dala kang assignment. Eh. Pwede yun. Pero lulusot yun sa paminsan-minsan lang kasi after nito, valid na yung data. Eh. Si Calbs, ang daming XXX factor nun, sabi ni Boy Pilot. Anyway, Earthshaker again, first pick by TNC and Rubik na naman yung reactive pick ng Lotac. Ba't ganun? Tinanggal pa nila yung Treehand Protector. Sa tingin ko dapat hindi na eh. Kasi kukuhanin at kukuhanin pa rin naman ng TNC yung Earthshaker. Hindi, sa tingin ko binan niya ng Lotac kasi baka mapick ni Yamat eh. Sabi ni Yamat eh, gusto na naman niya yung Treehand Protector. Iba na nga natin to. Sino man nagdadrop dyan? Sino nagdadrop sa Lotac? Kasi Yamate pala. Binan niya, baka mapick pa niya eh. Baka mapick niya, di ba? Oh, Daedalu CG, sagot mo yan sa teacher mo, promise. TNC Fanboy 322. Actually, si Kuya Nick po, meron silang project yun sa Tamago. So, yun. Nandun sila sa platform na yun. And kami dito ang may iwan to protect the fort. Dito sa Twitch. Kasi syempre, marami pa rin naman gusto manood sa Twitch eh. So, ito, you have Oracle. Ang parang bakit ganito yung Lotac? Parang sobrang defensive nila mag-pick, no? Hindi ko alam. Nagugulat nga ako eh. Hindi naman ganyan yung laro nila nung open qualifiers. Lotac nga yung kumuha ng Spectre na first pick eh. Sila yun. Nung open qualifiers. So medyo nag-iiba yung game style nila dito. At tingnan natin. Whose car setup ata to? Ah, magandang input. Pwede. Talagang si Ninja Boogie, specialization niya, mga yellow heroes, eh, no? Kung hindi Crystal Maiden, Lich, eh. Pero ang lakas lagi ng dalawa nilang support. Sobrang lakas nyan. Hindi, kasi kaya rin laging malakas yung dalawa nilang support, kasi Earthshaker lagi yung isa. Madali kasi partneran yung Earthshaker, eh. Pati yung Lich, kahit yung Lich, eh. Samahan mo lang yan ng isang core na kayang-kaya rin niya pumatay. May... Okay, so ito, tingnan natin. Phoenix is the ban for Lotac. Dito naman, interesting ban ah, Rain, Pugna. Bakit? Para dun sa Necrophos.
Bakit? Hirap yung necrophos sa pub na. Ganun ba yun? Mm. Bakit? Nangyari na yun ng Tia eh. Ah, oo. Kasi pinapasabog. Mm. Tsaka nagwa-ward. Pati sobrang bilis niya patayin ng necrophos kapag merong pub na. Captain ba si Ninja Boogie? Hindi, di ba? Patingin ko siya nagda-draft. Siya nagda-draft? Ah, siya pala nagda-draft. Okay. Ano? Eh, kasi magaling naman talaga mag-draft si Ninja Boogie. Sabagay, totoo. Actually, sobrang smart rin ng ano nila. Nung pick-up nila kay Ninja Boogie, kung ganun. I mean, yun kasi yung kulang nila eh. Kailangan nila ng drafter na may playmaker. So, na playmaker din. Kailangan nila ng shot caller talaga na hindi lang basta manggagaling dun sa course. Kumbaga, siya yung mangingibabaw eh. Kung ano yung gusto niya na decision. Sorry guys, ha? Dito kasi sa overlay namin, hindi namin nakikita kung sino nagda-draft eh. Pero ngayon ko lang nakita, oo, si Ninja Boogie pala. Oo, solid yan. Magandang ano yan. Oo, marunong pong mag-Tagalog si Ninja Boogie. Kaya pala ang solid ng drafting nila. Sobrang ano yan, sobrang matalino yan si Ninja Boogie kausap. Pati magano, mag-draft. Solid yan. Ayan, ang ganda ng draft nyo. Sobrang simple lang ng draft nila, pero... Chrono Chain. One of the oldest, ano, place in the book. Chrono Chain. Alam mo na last pick nyan. Queen of Pain. Weaver. Nakuha naman ngayon ng Lotac. Ba't bang hiling nila mag-tiny? Ano mo meron sa tiny? Malakas ba yung tiny? Pakisagot nga ako sa Twitch chat. Malakas ba yung tiny? Bakit pinipick yung tiny? Tingin ko kasi tiny, pang minus 1 lang yan eh. Pero kapag hindi mo kasi nakuha agad yung core item yan, kung Shadow Blade pa o Blink, di rin kasi siya ganun nag-online eh. Pati aagaw pa yan ng farm eh kapag di nanalo sa lane. Kasi magtatagal kayo, hahanapin niya yung pera kung paano siya magkakaroon ng Blink. Tiny more flexible. Malakas yung burst na minus 1 agad. Kaya nga ako nagtatanong, di ko alam eh. Ayos rin kayo ah. Malakas yung tiny sa umaga. Yun ang gusto ko maganda. Maganda mga sagot yun oh. Malakas siya sa umaga, nagbabanat ng buto yan eh. Shoutout from Saudi Boss Strike. Yun ang mga gusto ko. Tatanong tayo na maayos, sabay magpapa-shoutout. Frank.13. Hindi, di sila si Santi, guys. Ano ba naman kayo? Walang ganun. Ano pa? Si Snaking malakas. Oo, si Snaking malapit yun. Na-toss out sa team. Roamer Tiny malakas sobra. Pa-shoutout naman, Boss Strike. QACM ng GAT. Sino lamang, guys? Wala pang lamang. Di pa nasimula eh. Pero ano naman, sa drafting sa TNC ako. Solid dyan, no? May control, may ulti na maganda, in Faceless Void, malakas sa late game, may Necrophos na heal to sustain, may leech sila para malakas sa lane. Solid yung lineup nila. Yung Lota kasi yung kinukuha lagi nilang heroes, parang lagi meron kang dapat makuha bago mo mapag-work yung lineup nila. Siguro medyo nagbago lang dahil meron silang Weaver. Pero yung Ruby kasi okay naman siyang support. Pero sa nakikita ko kasi ngayon, bihira pa rin yung kumukuha ng Ruby. Kasi sobrang level dependent yan. Tapos yung Oracle dito, umuha sila ng sustain. Yun nga, siguro pwede silang mag-Huskar pick dyan. Pero wala ng Huskar eh. So parang masasayang rin yung pick nila ng Oracle kapag wala na naman silang plano. Grabe, Dragonite! Ano masasabi mo dun? Parang lumang patch to ah. Lumang point na. Yung pick niya, no, parang lumang patch. Kailangan, yung Dragonite, parang kagaya lang ng game 1. Kasi nakita naman nila ng game 1, kaya naman ni Urban si Shiyuan eh. Basta mag-isa lang siya sa lane, yung Dragonite, kaya niya i-sustain yung sarili niya. Hindi kailangan nung Earthshaker at nung Lich na mag-rotate sa kanya. Pati ang pinapag-work kasi talaga ng TNC, yung 2-1-2 nila na strategy. Nakakuha sila ng kill sa magkabilang lanes. Habang yung Dragonite, pwede siya mag-solo kill, pwede lang din siya mag-farm. Maganda yung sinabi ni isang viewer natin. Magandang-maganda daw yung pick na Rubik dito. Sobrang dami niyang pwedeng agawin, no? Pwede niyang agawin yung Prosnova. Ang dami, oh, pero seryoso lang. Chain Frost, Echo, Fissure, Reaper, Chrono, no? Ang dami niyang pwedeng kunin maganda.
Boss Strike, ano balita sa iZone? Alam ko, computer shop na lang yun ngayon eh. Hindi na yata sila, wala, hindi na nagtitim yung iZone. Ang lakas sana ng dati, no? Ember. Parang walang ka-teamfight yung ano, no? Lineup ng Lotac. Alam mo yung parang si-split push lang talaga. Kamusta pala yung update sa mga ibang ano natin? Sa mga ibang sa ibang mga games, Lars. Ayan, ito. So, ang mga nanalo, uy! Natalo Mineski sa SGD. My God! Malakas talaga mabulag SGD. So, SGD won against Mineski, Fnatic won against Tigers, TNC up ng 1 against Lotac, Execration, natalo ng Admiral. Admiral ngayon yung isa sa mga nakikita ko talaga na promising teams. Dahil siguro sila, magkakasama na sila before pa. And yung combination nila, Bok, Abing, si Mighty Saver, si Binsoy pa. Tapos, ang ganda lagi nung ginagawa nila. Lagi sila nakakasilat ng qualifier. Sila rin yung PvP na ano. Well, ang isa kasi sa mga, isa sa talaga sa mga solid na formula is if you find 3 players na previously naglalaro na together. Mm. And ang maganda kasi sa composition ng Admiral, off lane 1-4. Mm. Usually yan yung foundation ng team eh. Yung DOS naman, pwede mong i-inject yan, tas okay na agad eh. Yung foundation talaga ng team, 1-4-3 eh. Sa totoo lang, 1-4-3 talaga. 1-4-3 or 1-4-2. Pero yung 1-4 talaga na combination, sobrang importante nun sa kung paano naglalaro yung buong team. Kasi pag pinalitan mo yung 1 mo, ang laki na magiging pagbabago. Actually, yung pagkakapalit niya kay Gabi, medyo sa tingin ko ngayon ha, with how they played, okay lang eh. Mm. Parang kalaro niya si Raven kahit papano eh. Hindi siya sing explosive, hindi siya sing lakas mag-farm, pero dahil doon, na-unlock nila si Armel. Diba? Mm. Parang si Armel yung nagiging bida ngayon. Parang ang one talaga, si Armel, tulang si Gabi, lumalabas, no? Tataba ng utak ng mga ano natin, mga online viewers natin dyan. Shoutouts nga pala sa lahat ng viewers natin online. Trike nga pala, kasama ko si Rain. At sa lahat ng hindi pa nagla-lunch dyan, hello sa inyo. At i-follow nyo pala si Rain sa page niya. Anong page mo? At Stats Girl Rain. Doon niya rin may kita yung updates kung kailan ako nag-stream at yung Arcana giveaway ko once na makuha ko yung 1K na followers. Mga 1K followers ka, mamibigay ka ng ilang Arcana. Isa muna. Pero may kasamang 1K Steam wallet yun. Dalawa yung mananalo. Yun. Ako, follow nyo naman ako sa page ko, Designed by Trike. Actually, binuhay ko lang yung page na yun. Back in 2010 ko pa kinreate yun. Pero binuhay ko lang para makapag-post ng mga updates na nangyayari sa Tier 1 and sa buhay ko in general. Yun lang naman. Tsaka sa mga nag-message pala sa akin tungkol sa mga naghahanap ng trabaho, guys, hindi po ako ano, jobs DB. Naghahanap po tayo ng mga magtatrabaho for Tier 1 pero hindi po tayo ano, hindi po tayo job website. Hindi, pero usually naman pag ano naman, pag may nakikita naman tayong potential. Katulad ni Dan, nandito ngayon, nakasalubong ko sa High Grounds, napakaswerteng nila lang. Hindi ko sinasabi napakaswerte siya, nandito siya. Napakaswerte niya, nakita niya ako kasi bihira lang naman talaga ako nandun eh, na nasa labas. Tapos nakita pa kami na gusto niyang ano, mag-apply ng analyst. And nagkataon, pasok naman siya sa requirement, which is Immortal. Actually, yung Immortal kasi na yun, guys, hindi naman lahat ng analyst namin Immortal. Pero yun kasi yung parang kailangan namin ngayon. So in the future, pwedeng hindi naman Immortal yung requirement. Pero for now, ang requirement namin is Immortal. So, yun. Bakit nga kaya sa tingin mo rin? Okay naman din kasi pag Immortal kasi may iba rin yung frequency. Eh, no? Iba yung mag-isip. Iba kasi yung... Sa tingin ko lang ah. Iba kasi kita, meron rin naman talaga mga players na kahit mababa yung MMR. Magaling talaga yung... Kilala naman natin yan, yung mga analyst nga rin natin. Hindi rin naman lahat Immortal. Pero kasi iba pa rin yung input nila eh. Saka nagtatry rin naman tayo ng something new. Tignan lang natin kung ano ba yung pagkakaiba talaga. Lalo na si BYB, kita naman natin yung big difference kapag siya yung nag-a-analyze sa mga laro. Oh, especially si Bayabas. I mean, iba naman talaga si Bayabas. Kasi si Bayabas, isipin mo naman, kumbaga pag iningan mo ng input yan, ang sasabihin yan, mas okay. Kunyari, dati tinanong ko siya,
si Bensoy ba okay kunin Bayabas? O si eto? Mm. Sabi niya, si Bensoy dapat kasi pag si Bensoy yung kinuha mo, meron akong libreng ano dyan, pastel. Yun yung mga advice na makukuha mo kay Bayabas. Kailangan meron siyang ano, makukuha. Diba? Ewan ko dyan. Pero sobrang solid yan si Bayabas kung analysis lang usapan. Tsaka sa stream niya, sobrang solid rin siya. 500 to 1K viewers nanonood sa kanya. Lamang sila sa technicality, pero not necessarily naman na immortal ka, magaling ka rin magsalita. Usually, may magaling kasi magsalita at may mataas na understanding sa game, pero Ninja Boogie mamamatay dito. And the first blood goes to Ohio. Sila at naman ngayon. Yan yung kailangan na magawa ng team ng ano, ng Lotac dito kung gusto nilang maging ahead. Mapalamang nila yung tempo nila, which is yung tiny. Kasi kanina hindi nangyari yan eh. Di ba? Mm. Pati yung makakuha, siguro dapat mas makakuha sila ng kills dito, lalo na nasa kanila yung Weaver, meron pa lang silang Tiny. Yung dalawang lanes naman nila, kaya-kaya naman mag-survive parehas. Pero dito naman sa baba, now Ohio. Mukhang pangalawa to ah. Yan yung sinasabi ko sa iyo eh. Mas okay talaga si Ohio sa ano yung, sa danger lane eh. Mas alam niyang laruin yan eh. Kaya tinan mo kanina si Raven tsaka si ano, si... Hindi, tsaka ano, yung factor din ng double Malaysian, di ba? Mas solid yung communication. Kanina yung magka-lane si Raven tsaka si, ano eh, si Yamate. Parang di nagkakaintindihan eh. Parang si Raven gusto niya sumugod, si Yamate gusto niya umatras. Hindi katulad ngayon yung magka-lane. Parang baliktad eh. Si Yamate gusto sumugod. Oo nga, parang baliktad. Pero kumbaga yung frequency nila, wala pa sa level ng ano eh, full understanding eh. So, I think in terms of players, it's a good decision na pagsamahin si Ohio at tsaka si Yamate dito sa baba. Mas nagko-connect sila. And so far, ang naging resulta niya ngayon, 2-0. At better itong lineup nila sa may mid lane. Yung Shiwa na mas nakakapag-farm siya ngayon, di naman sila ganun nagkakalayo ni Armel. Mm-hmm. Kesa dun sa first game na nagkaroon pa ng solo kill. Oh, at tama ka dyan. And at this point, the score now is 2-0. And in favor of Team Lotac at si Gabi, medyo nahihirapan ngayon, hindi katulad kanina. Si Gabi naman, nilagay naman nila ngayon sa ano. Ay, mali pala ako. Nasa safe lane pala si ano, sila Ohio. Mm. Pero maganda na magkasama sila. Danger lane pa rin pala si ano. Okay, so ito you have Gabi now farming dito and on top of the net worth leading na naman si Armel. Si parang doon sila nalugi eh no, yung Armel versus Chua na ano, na match up. Kagaya nga lang rin ng game 1 kasi si Armel lagi yung hero niya rin kanina, Templar Assassin, sobrang bilis mag-online. Pati yung match-up nila sa nakita ko, kasi si Armel, alam naman natin, sa si isa rin siya sa moves kung hindi naman. Kumbaga, sobrang hirap niya tapatan, lalo na kapag one-on-one. Oo, tama. Pero ano ah, ang ganda rin nung in-invest ni Armel na items, pakibalikan niya si Armel. Alam nyo guys, ang katinang ganyan, yung hindi mo na nagbo-boots. Ngayon, Arcane Bracer, tinan mo HP niya na 1,190. Diyos ko po, paano mo papatayin yan? Tinan mo yung, line, yung, ano, yung si Chuan. Paklik. Kahit pero, 794 lang yung HP. Tatama rin ka talaga dyan. Kahit hampasin yan na hampasin yan, wala pa kailangan sa kanya. Oo. Tapos may arcane pa. So, ibig sabihin, hindi pa mawawala ng mana. Ay, may soul ring pa. Hindi pa mawawala ng mana. Makati yan. Naku, si Ninja Bog. Mm-hmm. Ayun. Killing spree na si Ohio dito, ah. Medyo hindi maganda yung simula ng TNC ngayon. And you have AU op. Makikita si Teams dito pero tatamaan ng grabe naman si Teams. Level 3 pa lang may enchant na. Paklik nga. 111. What? Lagi ganyan build niya. Yung iba kasi level 4 pa naglalagay ng enchant eh. Siya pala 111. Pero ito the toss by Ohio trying to go for Gavi. 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 Gavi pala. Sa bagay para may isa ka bang ibibitaw na skill no. Nag-shrine sila mo. Magpapalit na sila dito eh. Okay lang eh. Killing or kukuha lang siguro ng kill. Di ba kukuha na ng tower. First talk na sila dito. Yeah, pero 5 minutes pa lang ah. Mm-hmm. Ang aga ng adjustment nila. Patayin mo ako, Roshan! Nice one. Gandang move doon by AU. Ano, kita mo yung one-on-one na matchup nila. Doon talaga sila nalugi. Si yung Chuan. Uy! Pero si Armel umasim dito ng konti. And Chuan extending. Pero Armel mapapa-atras na lang. At doon lang siya malulugi pag medyo umalangan siya ng ganun. Pero ito.
Pero in terms of CS lamang na lamang yun, no? 2,900 sa yung Ember. Sa bagay 2-5, hindi naman ganun kalayo. Lagi nahihirapan si Raven, ha? 2 games na. Tinan mo, yung pang-8 siya? Oo nga, pang-8 sa balota. 1,148. Grabe, sobrang... Uy, pero ito Ohio. Now dominating at this point at solid yung ano no, yung solid yung kills ni Ohio dito. Ito sa taas, delikado si Kuko, binato na yung Badoken, pero ito tingnan natin. Oop, oy, ang ganda naman ng toss back. Wala na, patay na si Kuko dito rin. Uy, boy pa. Boy pa tingin mo? Mm. Oo nga, boy pa yata. Grabe no. Kunat din talaga naman eh. Yung ng Necro. Ito na si Teams at sumusuporta. They're trying to go for that tower dito sa top lane. Ito na. Kukornerin nila dito at they're going for Teams muna siguro. Ah, hindi. Si Kuko pa rin yung gusto nila. Pero ito, counter Fisher. Pero inapat na po si Kuko. Sinigurado ng Lotac na patayin. The toss is there. Buhay pa rin. Walang backup sa side ng TNC. Pero Kuko will finally die on the hands of Chuan. At just like that, naka-recover si Chuan doon. 2,900. 500 lang ang difference in terms of net worth. At dito sa gitna, si Armel magta-try mag-siege habang wala si Chuan. Free lane na naman to. Pwede niyang bawasan muna yung tower dito, balik lang siya sa farming. Pero good rotation coming from Chuan na nahihirapan na nga siya din dun sa laning nila, one-on-one. And napatay pa nila si Kuko. Medyo natagalan lang dahil nga Necrophostre, ang ganda ng sustain niya sa sarili niya. Si Teams Ren, isang Fissure lang talaga yung pwede niya ibigay dun. Pwede na agad nila kuha na ng kill yung Necro. Kumbaga, one time, big time lang talaga yung mabibitaw dun ng TNC. And at this point, the only lane na lumalamang yung TNC is yung lane ni Armel. Pero ito ngayon, Chuan makukuha yung double damage. And maganda yung ginagawa ni Chuan dito. Ito yung sinasabi ni Skem dati. Chuan is not a player na papatayin ka sa lane phase. Hindi siya yung lalamangan ka sa linya. Pero yung rotations niya, yung pagiging balancer niya, yan daw yung binabayaran mo kay Chuan. And nakikita natin yan ngayon. Kahit yung back niya, alam natin yung usong-usong yung back. Pwedeng-pwedeng agad siya kumuha ng kills doon. Pero yung kuha niya ng kills, naglalaro siya for Jig Fam. Lagi sa ibang lanes, hindi sa mid lane. Oo, oh, yun nga. At yun nga, rotation talaga yung laro ni Chuan. And okay lang naman yan sa side ng Lota. Kasi even if you don't have that explosive lane dominance sa side ni Chuan, eh okay lang kasi may Raven ka naman tsaka Ohio na malakas talaga sa lane. Pero dapat makabawi na din dito si Raven. Tama ako dyan, Rain. And at this point, in the bottom lane, ang nanonood po sa atin is 4,600 viewers. Good morning everyone, this is Ray. Kasama ko si Rain. And live po tayo dito sa WXC, dito sa Twitch. At grabe. Grabe yung laban natin. Debut ng TNC, second game pa lang nila. And dito, medyo behind sila. Ito na, dito sila malakas. Kumuha ng towers, magsama-sama. Oh, at ito, gagawin na nga nila yon. At nandito si Gabi, may chrono na to. Nag-blackabitawan dito sa baba. Delikado si Raven, pero mabubuhay ba? Hindi. Patay siya dito, pero si Ohio, ang bilis ng responde. Meron pa tong avalanche, ang bilis ng backup ng Lota. Patay. Yari sila dito at Armel probably will go next and Ohio is now unstoppable and a double kill para sa kanya. 7-1 ang score, isa pa lang ang patay ng TNC dito. Ang ganda ng attempt nila sa baba pero in exchange namatayan sila ng dalawang heroes. Sa tingin ko bad call yun eh. Chronosphere na kasama pa yung Dragonite, wala na siyang chance para makatakas dun. And yung nakuha nilang hero, si Raven, kapalit ng dalawang core heroes nila. Oh, sobrang nalugi sila dun. And nangyari yun dahil dun sa decision nila na tumulak sa baba. Pati nasa tower sila eh. Kung gusto lang naman nila kumuha objective, pwede na rin naman lang sila kumuha eh. Pero yung kumuha ng kill kay Raven, yun siguro yung bad decision. Pangit nun, sabi ni Channing Tatum. Ganyan din yung sabi ng kaklase ko dati. Nung may nakita siya. Pangit nun. Anyway, eto si Ayo dito sa baba. Delikado na naman and the lift is there. Ohio. Ito na naman yung tulong ni Ohio pero he decides to go for Ninja Boogie ba or Gabi? Tingnan natin. Isang combo lang niya yan if ever. Parehas na hero. And yun nga, tama yung sinasabi ng viewers natin. Nakikita nyo na ngayon bakit pinipick yung Tiny. It may not be the strongest in terms of team fight. Kumbaga, kung 5v5 fights. Pero yung pick of capability niya sobrang taas eh. Sobrang lakas yung maka-minus 1 kahit na... Lalo na, basta manalo lang talaga siya sa lane. Ang dami niya agad nagagawa. Okay, so ito dito naman sa taas, you have TNC.
Tinatanong isang viewer natin kanina, bakit daw ganun kalakas yung heal ng Necro Rain? Sagutin mo nga. Second skill yun. Paklik po nung Necro yan. Ayan yung Ghost Shroud. Yan, yung Ghost Shroud. Pag kinlik mo kasi yan, mag-a-activate yan. Yan ang yeah, mga... Mas mabilis siya mag-heal kapag ina-activate yung Ghost Shroud. Kasi meron pang tulong ng first skill niya. Nasabi ko lang yung mga katotohanan. Siyempre, pag kinlik mo yan, mag-a-activate yan, di ba? Pag hindi gumana yan, may mali. 75% daw, sabi ng viewer natin. Sorry, hindi ako nag-necrophos eh. Pero basta alam ko, amplified yung heal niya pag ganun. Pati stick, di ba? Hmm? Pati stick niya, amplified din. Magic stick. Hindi kasi ako nagagamit yan. Hindi ka rin gumagamit yan? Alam ko, kahit anong heal eh, sa necrophos, di ba? Kahit magic one. Tama, kahit magic one. Alam sa ko, Twitch chat na lang kasi mas masasagot nila yan. Ako, hindi talaga ako gumagamit yan. Meron akong ano dito, cheat sheet dito. Ano, Dan? Paano yan? Kahit anong heal, di ba? Kahit magic one, kahit mecha, kahit ano. Basta kahit anong ano, amplified heal siya. Anyway, the Reaper is committed at Kuku makakapatay dito at si AU ay mamamatay sa kamay ni Kuku. The score now is 8-3 and ang power spike actually ng TNC dito sa mid game. Pero ito si Armel, bibigyan nila. Pero teams perfectly defending yung gank na to. Pero si Chuan, madedepensahan rin naman at mapoprotektahan ni Yamate. At actually, para sa akin, ganyan lang dapat yung mga hero ni Yamate. Tignan mo kanina, lagi siyang patay. Diba? Tika-save lang. Kahit nakuhaanan sila ng support lang yung nakuha sa kanila, pero nakakuha sila ng magandang kapalit. Nakuha niya yung tier 1 tower. Nakita mo yung mga ganong mga selfless move by Ohio, binigay niya talaga kay Raven, no? Para makabawi. Uy, na-echo sa mukha sila doon. Pero Ninja Boogie with a Chain Frost, nagbabalik-balikan dito at napakasakit naman. Sobrang swerte si Teams, lumalaban pa hanggang sa uli. At napakagandang disables dito, napakagandang micro ring coming out from TNC. Armel going in. And dalawa ang mamamatay dito. What a play. Coming in from TNC right there. Pag-akyat nila, welcome to hell. Ang sabi ni Teams doon with an echo in the face. Online lang nila ng Elder Dragon Form. Pwede pa ulit sila kumuha dito ng kill. Pwede rin sila kumuha pa ng another objective. Dahil yung nakuha nila objective dun sa mid lane. Sobrang bilis lang din nila nakuha. Oo nga. At tatlo ang namatay dito on the side of Lotac. At yan yung sinasabi natin na mid-game power spike na meron yung team ng TNC. Once meron na yung mga ultis nila, sobrang solid na yan. You have your Chrono, Karit, merong Dragon, may Echo, may Chain Frost. And dun sa insidente na yun, nakita mo yung parang full arsenal nila with the Echo and the Chain Frost connecting very well. At yung lineup nila dito, magiging ultimate dependent lang naman sila kapag hindi nag-work yung ginagawa nila. Mm. Napagbibigay ng mga skills nila. Okay, so tingnan natin. The score now is 8-6. And I'm sure we're anticipating a lot of team fights for the side of TNC. Ngayong 14-minute mark na, malamang mag-group up na to. And they'll try to find the lane na kung saan pwede silang kumuha ng tore. Pero ito ulit yung play ni Lauren. Yung 5 na kumukuha ng lane. Ang ina kasi rin ng Lotac pagdating sa team fight eh. Kaya pag sila yung nag-engage sa team fight, sila yung Lotac sobrang nahihirapan. Bakit ganun yung ginagawa nila? Ako puzzled ako sa ganung play nila. Na ang nakahiwalay yung 5, kumukuha siya ng isang lane, tapos ang nagsasama-sama yung 4, no? Oo, pwede kasi siyang, yung 5 kasi nila lagi, yung hero lagi ni Ninja Boogie. Pwede siyang mag-defend. Habang nagde-defend siya, makakuha pa siya ng pera doon. Si Ninja Boogie, kita mo, sobra rin, dahil alam, yung position 4 niya kasi Earthshaker eh. Puro, yung lahat talaga ng pera, sa kanya lang. So, yun na yung chance nung Lich na makakuha rin ng pera, makakuha ng levels dun sa lane na yon na kung saan siya nagde-defend. At yung apat nilang magkakasama, pwedeng-pwede agad sila kumuha ng kills. Irregardless kung hindi nila kasama yung Lich. Well, tama ka dyan, Rain. At ang magandang play na yan, kung yan yung tuloy-tuloy nilang gagawin, it's kind of similar to the play na ginagawa ng Fnatic. Ang difference lang, si DJ yung humihiwalay, kumakain ng maraming pera, pero sa side ng TNC, ang objective lang nila is ma-defend lang yung lane para hindi sila nasi-split pushan. And kahit mapatayan sila ng 5, ano naman, di ba? Kasi 5 lang naman yun eh. Yung 5, handa naman talagang mamatayan eh. Ang taas din ang kinukomit na resources dun sa 5 ha. Ilang beses na nilang ginagankin ng 2-3 hero sila. Pati yung focus kasi yung ginagawa rin ng Lotac. Nakikita rin natin, masyado sila nag-focus kung saan yung extended na lane eh. Kung saan nandun lagi yung Lich. Kaya Lich ka lang lagi namamatay. Yung apat na magkakasama, lagi lang silang free kumuha ng farm or kumuha ng objective.
Oo, so ito dito naman sa taas, you have Ohio. Actually, they were really ahead in this game nung una, pero yung team fight ng TNC is just too much for the side of team Lotac. At ito, si Ohio ngayon trying to go for that split push on the top lane. Tingnan natin kung anong gagawin nila habang si Kuko naman nakatutok na dun sa baba. Pero ito, magte-tele in na babanga Lars. Yung Torres sa baba. Yan. Pero hindi, magte-tele out. Uhuli sila dito sa taas. Tingnan natin kung sinong aabutan. Pero aatras sila, pero Armel. Mahuhuli pa rin sila na isa. Oo, mahuhuli dito si Yamate. Tingnan natin, hindi na siguro ito ikokrono. Mamamatay dito sa kamay ni Gabi si Yamate. At chill lang muna, ang sabi ng Lotac. Nakadenay pa ng tower si Kuko. Ito si Ohio, one-man killing matching yan. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Kaya niyang patayin niyan si Gabi kung meron siyang kasamang Ember Spirit. Pero hindi na muna magko-commit si Gabi dun sa lane na yun. Oh, yun, nahuhuli pa sila dun. The score now is 10-7. Lamang po ang Lotac in terms of kills. Pero in terms of net worth, patingin niya ng ano net worth chart natin, Lars. 2K gold advantage at TNC. 2K gold advantage for TNC because of that team fight earlier on the left part of the map. Ohio, aalis. Oh, hindi po tayo mawawala sa Twitch, guys. At sa lahat ng gusto mag-stick dito, feel free kayo manood. Nandito pa rin kami. Si Pao actually magbabalik na sa Linggo. Yun. Ano masasabi mo ngayon overall sa performance ng TNC Raid? Lahat ng ginagawa nila, sobrang nagpipay off. Yung ginagawa kasi nila, napipili talaga nila yung one versus one situation para kay Armel. Uy, pero mali ng nilikuan. Diyos ko po, Armel. Na bate pero the chrono on 2. Kailangan ng follow-up chain dito. At ito na, ibibitaw na ni Ninja Boogie. Tatama sa dalawa, perfect Fisher by teams. Ito na yung carrot, pero hindi mamamatay si Ohio. Pero finally he goes down. Ito na si Yamate, humahabol pa siya dito. Pero Kuko gets the kill. Ninja Boogie gets one as well. Si Yamate na lang ang natitira, pero mamamatay na sa aura. Raven is the only one left. Si Rubik pala buhay pa, pero wala siya sa gera na to. At si Raven, I think mamamatay rin dito. Sobrang ganda nun sa TNC. Napatay na naman sila ng isang hero. Kapalit apat. Ang ganda nung Fisher, ano eh. Alam mo yung perfect na chrono na sundan ng Chain Frost. Tapos na Fisher pa bago bumitaw yung ano, yung chrono. So talagang nag-bounce-bounce baby doon ng todo-todo. Sobrang ganda lagi ng follow-up nila. At para rin sa Lotac, yung kulang rin kasi sa lineup nila, wala silang pang-disengage sa fights. Kapag alam na nilang lugi sila, ang choice lang nila, meron talagang mamamatay sa kanila or siswertihin sila na meron makakalis. Alam nyo, ito kasi yung mga type ng mga incidents na sa draft pa lang nade-determine na kung paano yung lalaroin yung playstyle. Eh. By picking a really strong 5v5 lineup, yung echo chain, obvious na pag pick pa lang eh. Once na mag-stick kayo, medyo kumbaga alam nyo na naliyamado talaga kayo sa teamfight eh. Kasi echo chrono chain, marami masyadong ibibitaw eh. So kung ikaw yung Lotac, kailangan mo talaga hindi magpagsama-samahin yung kabila, 'di ba? Pati swak ngayon sa Lotac nga kasi yung lagi nga nilang kinukuha na heroes mahina sa team fight, lagi kinakailangan ng item, mas kailangan na mas maraming tayo makapag-farm compared sa heroes nila, pwede silang magsama-sama anytime. Pero ito ang mahihirapan sila ngayon, kahit mag-solo na si Kuko na may ES lang sa likod. Hindi na nila basta-basta matitibag yan. Sa totoo lang ha. At this point, hindi yan basta-basta mamamatay. Hindi naman po mawawala ang Twitch, ang XX sa Twitch. Nandito pa rin tayo. Tuloy-tuloy lang ang online natin. You just have options to watch in different platforms. Pero sa mga nag-stay dito, sa 5,000 na nanonood ngayon, hello lahat sa inyo. This is Strike, kasama ko si Rain. At ang game po natin is between TNC and Lotac, the new team ni Raven. At this is actually the second time na mapapanood natin ng TNC. Ang first time po ay kaninang umaga. Ito sa baba, oh. Oop. The smoke has been committed. Armel and Ninja Boogie. Nakakaamoy na nasa gitna yung Lotac. Wala pang drawing na binibitawan. Ayun. Ang magical drawing pagkatapos ng smoke. Papunta sila sa RS. Tandaan nyo yan, guys. Pagkatapos mag-smoke, magdo-drawing yan kung saan sila papunta, pero hindi sila doon nagpunta.
pa-shoutout sa kaklase kong nag-cutting para makapanood lang. Ayun. Eh, yung teacher nanonood din. Yun lang. Yari. Okay, so, eto. Dito sa gitna, tingnan natin kung anong kaganapan dito. May ulti sila lahat, no? Kaya rin, kompleto. Pwede nga sila magtitito ng Roshan. Completos recados. They can force the team fight in the Roshan pit. Tingnan natin kung anong plano ng TNC. Push out muna siguro ng lanes. Kasi mahirap kapag kumukuha sila ng Roshan tapos naka-push out yun sa may top lane. Tama ka dyan rin. At this point, sa totoo lang, yung magkabilang kupuna, nagpapainit pa lang eh. Group stage pa lang to, pero mainit na eh, no? Kumbaga, nagkakatansyahan pa lang, tinitingnan kung ano yung identity ng magkabilang teams. Si Lotac, medyo mas lugi sila kasi they were exposed in the open qualifiers. Nakita ng TNC yung kung ano yung gameplay nila. Sa side naman ng TNC, this is the first time na lumabas yung identity nila. And actually, I'm sure, with a few weeks of training, meron na rin sila mga bago pang, marami pa silang balang ibibitaw dito, no rin. Isa pa lang tong bala na binibigay nila eh, Earthshaker pick lang to. Oh, tama ka dyan. At dito, ngayon, they will force the issue in the Roshan pit. Alam po ng Lotac, dito, pinakamadalas natatalo ang TNC. Sinasabi ko ang katotohanan. Yun lang masasabi ko. At ito na, binitaw na yung Fisher. Ohio goes in. Delikado si Teams, pero buhay pa siya dito. Ito na yung Hadouken, pero ito, Ember goes in. Teams, mamamatay dito, pero ito si Gabi sa may ilalim. Nag-chrono sa dalawa. Mamamatay ngayon si Yamate at dalawang supports pa lang ang patay sa side ng Lotac, habang sa TNC naman, the four position is out. Mukhang nabago yung story ah. Pero hindi pa sila tapos sa Ohio. Gandang Reaper coming from Kuku. Pero ito si Chua nandito, Ember out. Ninja Boogie na nanansyada, standby Armel. Pero ito si Raven, pumapasok at lumalabas at this point. Pero grabe naman yung bitawan dun. Mukhang lamang pa dito yung ano ah. Lamang pa dito yung Lotac. Na-ping out si Kuku. Pero ito, Raven goes in. Gusto niya si Kuku. Papatayin ni Raven yung mga tropa niya. At nako po, ito na yung buyout ni DK dito. Pero mamamatay yung Ember. Delikado siya dito when blinking in si Gabi. Pero si Raven naatras muna. At continuous buybacks from both teams. Teams, makikita. And the echo on one. Saan ka pupunta, Raven? Pero makakatakas yata. What a counter Fisher there. Para, uy, pero ang ganda naman ng blinking ni Armel. Sulit na rin. At eto na, yung rush fight. Mukhang makukuha dito ng TNC. At dito, sa buong inkwentro na yon, alam mo kung ano malapit rin. Maraming natuto sa OG. Yun nga, eto, pwede mo na ipasok dito yung bagong, buyback. Yung buyback. Di ba? Yung sinasabi natin na pinag-uusapan natin noong nakaraan, na if you go into a Roshan fight, dapat lagi kang may handang buyback at handa kang pumasok doon na mamamatay ka na. Kasi kumbaga, ganun, doon nanalo yung OG for so many times eh. Dinadala nila minsan doon sa shrine, dinadala minsan sa Roshan pit, pero going into a fight, tanggap na nila na yung unang buhay nila, ipapapatay talaga nila. At kaya nanalo doon yung TNC kasi yung multiple buybacks na kinomit nila, and because of that, they got the Roshan, di ba? Saka lagi ang takbo ng mga players ganyan, lagi papunta ng shrine. Kung saan meron makakatulong sa nila, lagi silang ready nga dun sa buyback na pwede nila ibigay. At kung hindi naman, may choice naman sila dun, di mag-buyback eh. Pero dahil alam rin nila na yung Lotac, kahabol at kahabol pa, makakuha lang ng kill. Dahil kapag nakakuha sila ng kill, pwede makuha nila yung Roshan, pwede rin silang makakuha ng objective. Yung gold penalty kasi ng buyback nung nawala siya, sobrang laking factor eh. Oo, na-delay yung may nerf sa buyback, pero nandun pa rin kasi yung point na para kang lima kayong may Aegis pag, alam mo yun, punta tayo sa Roshan fight, ready tayo, may lima tayong Aegis. Tapos, papasok tayo doon, ready tayo mamatay, at least, parang 10 hero yung bit-bit natin, di ba? Pero ito, may team fight doon, Lars. Ayun o, pupapasok dito, pero ito, Ohio, tatlo ang nakasalubong, pero Armel going in, chinain frost na po, kahit mag-isa lang at nag-bounce back pa talaga. Napakamalas naman talaga ni Ohio, pero good Ohio. Good coming from Ninja Boogie. Oo. Oh. Okay na rin, di ba? Rad na si ano? At ito na yung sinasabi natin, na pag si Kuku, binigyan mo ng ganyang type na mga heroes, parang siya na yung uno, di ba? Isipin mo, offlane ka, tas ikaw yung leading in net worth. Mali. Okay, ang ganda ng transition niya galing sa Trisk, pupunta na uno. 3-1. Kumbaga, konti lang yung diferensya. Dati kasi 5-2 ano eh. 5-2... Ay, parang 5-2. Ano, 5-2 siya eh. Parang ganun. Hindi, iba talaga si Kuku. Solid talaga yung player na yan. Para sa akin, umpisa pa lang, mali na yung idea na ilagay siya sa 5 eh. Pero, hindi siya mali. Kumbaga,
mali siya in terms of sayang siya. Pero kasi, given that time, wala naman silang choice eh. Wala pa nga silang Ninja Boogie nun eh. Pero with Ninja Boogie, talagang makakalaro siya no. Pero nung time role. Rin kasi nun, uso kasi yung 4-core eh. Oo, yung 4-core. Eh kaso, si Teams pa kasi. Eh, yun nga lang. Agawan talaga sila ng farm. Kaya mas mabuti tong si Teams. Si Teams na kukuha niya talaga yung gusto niya na hero. Nakakapag 4-3 siya, no? Tapos si Kuko naman, 3-1 or 3-2. Si Gabi talaga yung magsasacrifice ng gameplay niya dito. Hindi ko sinasabing, kumbaga, mali para sa career ni Kuko na masyado siyang maagang mag-shift sa 5. Pero tama sa context ng TNC. Kasi kailangan mo kasing i-weigh eh, yung growth mo personally at saka yung growth ng team, di ba? Kung growth personally ni Kuko, syempre, mas maganda kung nag-stick siya sa core. Pero he wanted the growth of the team. Yun yung pinili niya. Na, pipiliin ko yung growth ko. Pero wala namang ibang worthy na mag-5. So baka, kung pinili niyang mag-stay sa core, hindi naman din sila nag-qualify sa maraming tournaments na kinwalify nila last time. So, with the available resources, yun yung best choice for the team. Pero for on a personal perspective, mas okay kung nag-stay siya. Pero ganun talaga, minsan talaga, you're faced with that option eh. Boy, Chrono, on one dito at mahuhuli yung Ember at mamamatay, may utang pa. May utang pa kay Kuko. Wala siyang buyback? Wala. Pag walang yellow yung sa taas. Pati meron kasing tamang timing kung kailan ka pupunta sa support. May mga nakita akong ganun eh. Nagumana. Katulad nino, ni Ii. Si Ii sa totoo lang, too late nga. Para sa akin eh, dapat last DPC pa siya nag-5 eh. Diba? Yun isa sa mga example yun. Habang tumatanda ka kasi talaga, bumabagal ka din. Maganda rin talaga sinotail, di ba? Isa pang magandang transition. Pero si Kuko talaga, hinug pa siya eh. Hinug pa siya para lumipat sa core. Ay, sa support. Masyado pa siyang okay sa core. Buti nga, nakabalik pa siya eh. Yung iba nga, no turning back na yan eh. Pag natuto ka kasi nung micro ng support, minsan nawawala yung aggression mo eh. Pero si Kuko, andyan pa rin eh, no? Eh, sa pubs, hindi naman siya nagsusupport, Bir. Yun lang. Lagi nga mid sa pub yan eh. Tiny nga nilalaro niyan. Yun lang. Yun, kaya siguro nakipa niya rin yung laro niya, no? So, this has been the story of this series, no? Kumbaga, si Lotac lagi naghahanap ng way para mag-split push. Habang ang TNC naman, walang ibang gusto kundi mag-team fight. So, yung team play ng Mineski na meron last DPC na team fight ng team fight, medyo nadala ni Ninja Boogie dito sa TNC, no? Go. Pati yung team fight kasi nila dito, hindi nila kinakailangan na 5. Which common para sa nakikita natin kahit yung dati pa na DPC. Na lagi pag team fight kailangan kompleto 5, hindi pwede yung isa nagpa-farm. Pero sila kasi napag-work nga nila yun, na si Ninja Boogie, nagpa-farm lang siya, nagde-defend lang siya. Kumbaga hindi sila nagko-commit na 5 hero para tuloy-tuloy yung bakbakan, no? Of the Chrono on 1, saan ka pupunta at welcome to hell, sabi ni Gabi. At pinapakita lang na dito na he's worthy as a replacement ni Raven, killing Raven 1v1 dun. At counter Chrono dito. Pero ito, the buyback has been committed. Si Armel magti-TP out dito at delikado, pero yung carry hindi magkoconnect. Ang ganda naman nung defensive skill na yon para sa side ni Yamate. At ito, nagkakaabulan pa. Pero ito, delikado si Kuko dito. Ito na yung stun. Ito na si AU. The lift is there. Pero Ohio will finish the job at mapupunta sa kamay ni Raven yon. At medyo worth it na yung buyback. 654 gold ang makukuha ni Raven dun. Sandal niya pa yung unstoppable streak dito ni Kuko. 30 minutes and 15.19 yung score natin. 13,000 gold advantage ngayon para sa TNC. And ito at this point in the game, medyo si Gabi pinapakita rin niya na worthy replacement siya. I mean, siya kasi yung medyo nag-a-adjust eh. Kumbaga si farm heavy si Gabi eh, pero dito sa lineup ng TNC na to, hindi siya pwede maging sobrang farm heavy kasi si Kuko, si Teams, si Armel, tatlong malakas kumain ng pera. Pero sanay ito kasi si Gabi, sanay siya maging balancer kahit nung nasa clutch gamer siya, pati sa execration. Oh, totoo yan. At nako po, napakaganda naman ng takas ni Gabi doon. At ito naman si Teams mauhuli sa gitna at naspatan
dito ng Lotac and teams. Delikado, pero eto na. Eto na yung buong TNC sa likod. Susuporta ba sila, pero mukhang they will just choose to go back. At sa taas naman, nandun naman si Ember Spirit to go for that counter push again. Pero ginagawang TI3 ng ano eh, ng Lotac to eh, split push na split push eh. Do you think this is a good idea rin? Para sa akin, eto na lang yung choice na meron sila sa ngayon. Kasi hindi rin talaga nila kayang kumuha. Parang ginagawa na nga lang nila. Same lang para sa TNC na apat silang magkakasama, yung isa naka-split push. Pinakaiba lang, meron silang chance na makakuha talaga ng tower. Hindi katulad ni Ninja Baby na siya yung nandun sa extended na lane. And napipigil niya yung pressure na magsama-sama yung TNC. Lalo na ang nakukuha pa nilang hero, lagi isang support. I mean, dahil nga siya lang yung kasama, yung Earthshaker pa yung nakuha nila. Medyo napipigilan rin yung tempo dito. Yung BKB pa, ilang beses rin nagamit para lang makatakas yung TNC. Kanina ginamit yung Dragonite, ngayon naman ginamit rin ni Gabi. Oo nga, at nice insight there coming from Rain. At the score now is 16 and 19. And at this point, tama, kailangan mo nang maging mas maingat ng konti ng TNC. And eto si Ohio. Actually, sa totoo lang, tumigil yung tempo ni Ohio. Eh, no? Hindi na siya masyado nakapitas. Kailangan niya kasi mag-giveaway dun sa Weaver at dun kay Shion sa Ember Spirit niya para mas lalo makapag-farm. Ang choice niya, ang kung magagawa niya yun, kung sasama siya dun sa isang core na yun. Ang nangyari kasi, nag-full commit siya sa gank eh. Nag-dagger siya ta Shadow Bleach eh. Kung inuna niya muna niya siguro yung Echo Saber, baka nag-progress pa siya ng mas maganda ng konti eh. Pero ginawa lang kasi ng TNC, okay, sige, mag-dagger Shadow Blade ka, magsasama-sama kami. So, hindi na rin siya masyadong nag-ano, nakagang. Ganda na simula niya eh. Well, mahirap na to for the side of Lotac. Tingnan natin kung kaya nila itong i-turnaround, pero they don't have the heroes para ibawi itong game na to. Unless may mag-super saiyan sa kanila, no? Siguro yung Weaver. Kailangan niya pa ng mas maraming item. Pero meron kasi ano eh, may chrono kasi. Yan yung isa sa mga pinakamalaking weakness ng ano eh, ng Weaver eh. Pag na-chrono kasi yan, at the end of the day, patay yan eh. Kahit tatlong heart yan, maliit pa rin buhay niyan eh. At saka pag nagtatlong heart ka, sablay mo na nun. Wala ka ng damage nun, ang diba? Choice niya nun, makakuha na siya na, makakuha siya, maka-minus one lang siya ng hero bago siya mamatay. Kasi, sa nakikita ko, ang ginagawa rin ng TNC, di ba, lagi pinapatay lang na pinapatay rin si Raven. Tapos nahihirapan na yung Lotac rin na magsama-sama, mag-devote na naman sila kumuha ng farm. So kung at least makakuha siya ng isa o dalawang, kahit yung dalawang supports makuha niya, magbabago kahit pa paano yung mangyayari sa TNC. Ayun talaga, pati decision na question pa, dapat nag-fanatic na lang si Raven. Sabi mo, huwag yun naman question yung decision ng tao dahil natalo ng ilang games. I mean, hindi naman natin alam kung ano yung mga factors kung bakit siya nag-decide. And at the end of the day, we can't see the big picture up until tumakbot ng buong DPC na to, di ba? Tsaka hindi naman as if hindi siya pwedeng umatrust dun sa decision niya. Pwede pa naman magbago isip niya eventually. Uy, pero ang ganda ng blink out ni AU doon. Pero Gabi, napakagandang chrono naman. Hits 2, pero naagaw yung chrono dun sa taas. At tingnan natin kung anong mangyayari. Pero so far, lugi dito ang Lotac, pero the buybacks are coming out. Wala nang chrono dito si Gabi. Pwede nila ma-corner. TNC, nasa ibabaw. Si Gabi yung nahiwalay. The lift is there. Tingnan natin kung paano sila kukontra. Rubik na sa likod. Sobrang gulit na papakitaas ng konti. Pero ito, tingnan natin. Ito, magkakatabi sila. And Ember goes in. The perfect sleight of fist. Pero tingnan natin kung kaya nila mag-commit. The standby Armel. Delikado dito. Naku po! Patay si Ninja Boogie ah. Insta buyback by Leech. The echo on one. Pero Armel ang yumayari dito sa side ng Lotac. Inuubos sila ni Armel dito. Double kill na siya. Ohio might be next. Yari sila sa DK. Pero Kuku, wrecking havoc dito sa gera na to. Pero Chuan is back. Ang haba naman ng teamfight na to. Pero mukhang tapos na eh. Kukuha na lang siguro ng bounty runner. Kukuhanin nila yung isang panatitirang support. Pero Armel, mauhuli na naman. Magbabalik si Chuan. Pero masyadong makunat si Armel. Hindi nila madilan ng damage. Hindi pa enough yung items. And at this point, lamang na naman ng TNC doon. At ang napapansin natin, no, yung sinasabi ko, no, parang naging soccer yung Dota ngayon. Na parang mag-iipon sila ng buyback, lalaban sila sa isang area, magkakaroon ng malaking teamfight, magbabuybackan, tapos tuloy-tuloy yung laban. Parang dati basketball eh, mabilis na balikan ng puntos. Ngayon, parang steady, laban, buybacks. Steady, laban, buybacks. Parang ganun, no? Sa tingin ko, isa rin good call doon ng TNC, yung hindi na nila pinilit na isave pa doon si Gabi. Kasi kung magde-devote pa sila ng skills doon, medyo magiging sayang dahil sobrang crowded nung mangyari doon, pwedeng-pwede pa sila mabaliktad. Inintay na lang nila na Lotac mismo yung lumapit sa kanila. Sila na lang yung mag-engage ng teamfight ulit
At na, naging successful naman sila. Sila yung nakakuha ng kills. Nakapatay pa sila na tatlong hero. Ang nangyayari kasi ngayon, Rain, parang dama eh, no? Mm. Alam mo, sa dama, kailangan mo talaga magpakain para manalo ka. And dito sa game ng Dota ngayon with the buybacks na parang nauuso in the areas ng Shrine, in the areas of the Roshan fight, parang minsan kailangan mo talagang handa kang mamatayan ng isa o dalawang heroes, tapos mag-buyback ka na lang. Kumbaga management of risks na lang, no? Pati dun sa team fight na yun, nakapag-chronosphere na rin naman si Gabi. Oh. Yun lang naman yung kinakailangan nila eh. So, yun, ang ginagawa ng TNC dito is a very good management of risks and assets dito. No, sige, nakapag-commit na ng ano, ng ulti, so okay na. Pwede ka nang mamatay, Gabi. Okay, so at this point, TNC really ahead in this game. So si Armel nasa baba, Ninja Boogie bumitaw ng Nova. At I think kakatok na TNC dito. And TNC looking really good dito sa unang serye nila sa KL Major. Ang manalo po dito sa buong qualifiers na to will get to represent Southeast Asia in the first DPC event of the year. Mukhang mabilis sa tower lang. Ang ganda ng pinapakita ng TNC so far, ha? Para sa akin, props to Ninja Boogie. Ibang klase yung disiplina ang pinapakita niya dito. I mean, the whole team nagre-reflect yung disiplina na nai-instill ni Ninja Boogie. I can just give it to him kasi siya yung nagda-draft. I'm sure siya rin yung nag-shotcall, no? Pati magandang factor pa rin na first time mo rin kasi nila lumabas ulit eh, na magpakita talaga ng strategy. Pero ito, malilift ni AU dito si Gabi pero slow siege ang call. Hindi muna sila magko-commit. Unti-unti lang nilang babasagin. At yung disiplina ng TNC, makikita natin dito. Madalas nakikita natin, sumusugo dyan hanggang fountain. Pero this time, they just got the barracks at aatras na sila. Pero hindi. Sabi ni Kuku, anong aatras? Ito yung Chrono and Gabi commits the Chrono on Chuan and finds the kill. Wala na namang buyback. Wala nang buyback. At si Raven nahuli sa likod na Chrono ng kampi niya. Napakatinding disaster dito. At si Raven with the timelapse, mabubuhay pa sa doon. At naku po, si AU, napahamak si Raven doon. And Raven, walang magagawang maganda doon sa enkwentro na yon dahil na Chrono siya. At Diyos ko po, anong nangyari? Tropang AU, ba't naman ganun? Binigay na siya. Diyan ka lang, sir. Epic! Bakit AU? Ang ganda ng Chrono dun. So, tingin ko medyo tatagal pa yun eh kasi mahihirapan pa nila hulihin dun yung Weaver. Pero thank you kay AU. sabi ni AU, GG go next. GG go next. Yun. Ewan ko ha, pero medyo maganda-ganda yata. Dulon-dulo yung tinamaan ng Chrono dun. And yun. Mukhang para sa kanya nga lang talaga. Mukhang para kay Raven. Kasi yung tatlong cores ng TNC, nandun lang sa gilid, hindi sila pumasok dun sa Chrono. Well, ganun talaga. But, I mean, overall, medyo lugi na naman talaga yung Lotac dun. Pero sinigurado lang ni tropa nating AU na matapos na yung laban nun. And yun, may shoutouts ka ba at may sasabihin pa? Yung sa akin lang, huwag nyo kalimutan na i-follow. I-like and follow yung aking Facebook page at StatsGirlGame. Lahat ng updates na about sa akin, about sa Dota, dun yung makikita. And kung kailan ako nag-stream, kung ano yung kailangan nyo gawin para rin makasali dun sa giveaway ko ng 1K worth team wallet, pati ng Pudge Arcana. Natawa naman ako dun, parang J.R. Smith daw yung nangyari kay AU dun. Well, I mean, yun niya, sabi ko nga, yung point na yun, hindi naman sila lamang na lamang. So, wag naman natin masyadong sisihin. Pero definitely, wrong mistake yun. Maling-mali talaga yung nangyari dun. Pero overall, this is just the start of the group stage. Marami pang mangyayari. At the end of the whole qualifiers, dalawa po ang magre-represent sa C. And with the announcement of Fnatic in na lineup nila, 2-0 Fnatic. Malamang sa malamang is sila yung isa. The question is, sino yung isa pa? Hindi natin alam. I mean, there can still be surprises, pero ako, that's just what I think. And anong masasabi nyo? I-comment nyo lang dyan sa Twitch chat natin. Ang susunod na serye po natin ay, ano? Admiral or Execration. Admiral versus Execration. So, yun yung next natin. TNC versus the winner of Execration versus Admiral. So, mapapanood ulit natin yung TNC in this whole run nila.
ako masasabi ko, iba talaga TNC. Everybody expected them na parang hindi ganun kalakas kasi they lost Raven. Pero dito makikita mo, no, na solid pa rin talaga sila. And, ayun, it's because of Ninja Boogie. And maganda yung addition na yun. And tingnan natin kung matutuloy-tuloy nila to. Kasi at the end of the day, Lotac is not really one of the strongest teams in the whole group, no. Marami pang ibang mas malakas. Kasi magkahiwalay sila ng Fnatic eh. Matagal para bago sila magkatapat. Sige, bago tayo lumalim, no. Tanong ko lang muna sa'yo rin. Sino ba sa'yo yung number two? Sige, let's put it na parang TNC, Fnatic ang number one sa lahat ng C-teams. Sino para sa'yo ang number two? Sa akin, TNC pa rin. Kasi, yun nga, kagaya ng sinabi mo, sobrang halaga kasi nung 1-4-5. Pero sa nakita ko kasi sa TNC, sila kasi yung meron isa sa mga solid na position 2, si Armel, na kaya-kaya mag-standalone dun sa lane niya, nakakuha pa siya ng kills. Yung rotation rin na pwedeng ibigay ni Kuku dun sa position 3 niya, di pa rin nawawala yung pagka-core niya, di pa rin nawawala yung pagka-support niya. And si Teams, nabibigyan na siya ng mas role-playing na playmaker na hero talaga kaya na Earthshaker na hindi katulad dati na ko-contest kayo siya sa farm ni Kuku. And yung addition pa ni Ninja Boogie. Siguro one factor also, yung hindi pa rin kasi sila naglalabas talaga ng strategy. Kahit na alam naman natin yan, kahit sa mga scrims, hindi rin naman natin makikita yung tunay na strategy nila. And ito pa yung kauna-una nilang labas. So, siguro yung ibang teams, medyo mahihirapan rin sa kanila kung paano nila paano nila kukontrolin yung ginagawa na playstyle ng TNC na isang play pa lang yung pinapakita. Oh, so, yun lang. I mean, this has been the first series. Ang sa akin lang, yun, pakifollow rin yung page ko, Designed by Tarek. That's Designed by TRYQ. Sorry, yun yung pangalan, pero hindi ko kasi ma-change name. 2010 ko pa yung ginawa. So, wala tayong magagawa. Kung gusto niyo mahanap, Tarek Kuchera sa FB, nandun din yung page ko, usually pinopost ko. Tapos, sana lang guys, ang request ko lang, sana wag tayo masyado mag-smart shaming gaya ng sinabi ni Rain kanina. Kasi, syempre now with the duo cast na magaganap dito sa Wombo, marami talagang analysis, maraming insights na mabibitaw at kayo-kayo mismo, tayo-tayo lahat, sana open tayo sa mga arguments at saka sa mga takes ng mga iba't ibang tao when it comes to Dota 2. Kasi, yun naman talaga yung masarap sa panonood ng Dota, diba? Yung pag-share ng feeling mo, ito yung tama, feeling niya, ito yung tama, yun lang naman overall. And, ang next series natin is TNC against the winner of Admiral and Execration. Ang magkakast po nun ay si Calbs at si Dan. Oh, yun. So, lastly, maligo kayo guys. At kung maliligo kayo, gumamit kayo ng Dove, Mint Plus Care. Unless babae kayo. Yun lang naman. At yun. Supportahan natin yung Wombo X Combo. At yun. Bye-bye guys. Thank you for watching. See you. Men lose more than 100 strands of hair a day. Use Dove Men Plus Care Strengthening Shampoo for hair up to 5 times stronger and less hair fall. Fight hair fall with Dove Men Plus Care.
So hi guys, I'm Rosa Fiore and ngayon magzo-zumba ako. Ready? 1 2 3 go. Shoutout para sa mga nanonood sa akin. Laro na! Kay Mr. JM! At saka kay Rina! At saka kay Bea! Tapos na yung niluto natin. Ah, sarap. Eto na, magbabay na ako. So, bye. And ngayon na, yun na yung tapos na stream ko. Abangan nyo ulit ang aking susunod na lulutuin sa Open Mic. Kakanta ulit ako. Make sure to also follow Open Mic and WXC Plus on Twitch and YouTube and everywhere else. Thank you guys. Because why would you give the player who in SEA is the best at earning economy for your team? Hindi sapat ang puso. Lumaban tayo all these years, misigot tayo, puso, kaya natin yan. Pero, yun nangyayari. We always push. I can see kung... I've known AU. I've seen him. I've seen him interact with his teammates. Gawin mo na yun. And do it. 1-4-3-7. Saan makapaghanap ka ng... Speak my thoughts. But right now, for better or for worse, you're giving me a platform. Saying, though, yes. Ngayon may incentive tayo. Yes. And I agree. Again, I think both of us will agree that having a point system is overall good. Because now there's an actual metric. Hello everyone, I'm Jazz. And I'm Rain. Siguro by now narinig niyo yung term na position sa larong Dota 2. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng 1, 2, 3, 4, 5 na position sa Dota? Today on Competitive 101, we'll be doing some quick maths starting with position 1, the hard carry. Before we continue, a short history on the position system in Dota. Originally a Chinese system, the 1 to 5 number positions are a general model of how a Dota team is structured. The structure itself is pretty simple. Starting from 1, the lower the number, the higher the priority the player gets in terms of gold and experience. 1 then would mean that the player receives the most experience and gold for items, and 5 the least. Positions in Dota don't always equal the lane assignments. Kahit na madalas ilagay sa isang lane ng isang position, pwede pa rin tong mag-iba depende sa matchup. A hero in the 1 position means that they have the highest priority for levels and gold on your team. This is your hard carry, the hero most expected to close out and win the game. Heroes that scale well into the late game are naturally choices for position 1. These heroes usually deal a ton of damage later in the game, but need some time to reach a critical point. Sa laro, expected na mag-focus ang isang position 1 sa pagkuha ng gold through last hitting or farming efficiently. Meanwhile, ang trabaho ng supports na tulungan siyang mag-succeed either through stacking neutral creep camps or sa pag-box out ng kalaban nilang mga hero para safe makapag-last hit. Dahil kailangan ng position 1 ng maraming gold at experience, madalas yung buong team dito nakafocus yung buong game plan nila. At dahil doon, sila rin ang main target patayin ng enemy team. Palagi silang hinahanap sa mga rotations at ganks at kahit na sa team fight. Basically, yung kalaban nyo ay si Lex Luthor at gusto nilang patayin si Superman. Agility heroes make up the majority of the role. These heroes have more attack speed the later the game goes, allowing them to attack faster and deal more damage. Classic examples for position 1 include Anti-Mage, Terrorblade, Medusa, and Sven. Other heroes like Tinker can also be considered position 1 of the team because the hero basically needs a lot of resources early to rush a boots of travel and then naturally farm multiple lanes at once. The position 1, ang late game taking time bomb. Kaya mo bang buhatin ng team mo at manalo? For more tips and tricks, abangan sa Wombo X Combo ang Competitive 101. Ready 24/7.
Hello everyone, I'm Jazz. And hello, I'm Rain. Mid or feed, 1v1 mid, ako mid. Mga common phrases na nakikita natin sa araw-araw na pubs. Ito rin yung isa sa mga pinaka-explosive na positions na nilalaro sa professional scene. And today, on Competitive 101, we'll be following the gank with position 2, the semi-carry. Before we continue, a short history on the position system in Dota. Originally a Chinese system, the 1-5 number system is a general model of how a Dota team is structured. The structure itself is pretty simple, starting from 1. The lower the number, the higher the priority the player gets in terms of gold and experience. 1 then would mean that the player receives the most experience and gold for items, and 5 the least. Positions in Dota don't always equal the lane assignments. Kahit na madalas ilagay sa isang lane ang isang position, pwede pa rin to mag-iba depende sa matchup. For position 2, most of the time nasa mid lane sila, pero there are times that the position 2 swaps lanes with the position 1 or the hard carry. A hero in the 2 position means that they have the second highest priority for levels and goals on your team. A hero in the 2 position means that they have the second highest priority for levels and gold on your team. This is the hero that you want to hit a specific level or item timing on so that they can dictate the flow of the mid game either through rotations, ganks, or leading the charge in taking objectives. In general, they should be farming any lane that isn't occupied by your 1. The 2 generally builds toward initiation and endurance items, though some heroes benefit from damage items as well. The position 2 buys space and time for your position 1 to come online. Sa laro, expected na magpa-level or mag-farm ang isang position 2 to a point na sila na ang iikot sa map. They still receive gank assistance, so mas madali nilang ma-reach yung timing nila to provide support around the map. Once makuha ng position 2 ang levels or first item nila, magsisimula na silang mag-ikot sa map. At dahil doon, you tend to see exciting plays from them before pa man maging active ang position 1. Intelligence heroes make up the majority of the role because their spells reach maximum power after you hit level 9 to 10 at na-max na ang mga important abilities. Classic examples for position 2 include Queen of Pain, Puck, Dragonite, and Shadow Fiend. May ibang heroes katulad ng Mirana at SF that can be considered position 2 of a team that can also be a backup carry. The position 2, ang mid-game general ng laro. Can you lead your team to victory at minute 15? For more tips and tricks, abangan ang Competitive 101 sa Wombo X Combo. Ready 24/7.